So, what's up? So, alam ko kung bakit ka nandito. Kasi, clinic mo yung video na to. Na nabasa mo yung title and yung, watermark niya. So, ikukwento ko lang naman kung ano yung mga in-upgrade ko dito sa motor ko. Na Yamaha YTX 125 na, yung dati pa rin model. So, hindi ko alam kung ano yung, kung pang ilang generation na to ng Yamaha. So, simulan na natin guys para mabilis na matapos yung video. So, sisimulan ko siya sa unang in-upgrade ko sa kanya. Kanyang ilaw sa harap. So, ayan. Nilagyan ko siya ng ilaw sa harap. Yan yung unang-una kong binili nung mula pagkabili ng motor na ito. So, kasi yung stock na ilaw niya ay medyo nalalabuan ako. So, ayan. Bumili ako ng dalawang LED yan eh. Ganun, magkabila sila. Ayan, nakikita ninyo. So, pagdating naman sa motor, medyo may dating din naman yung design ng ilaw, So, pasok din naman yan siguro sa sinasabi ng LTO na anim ang ilaw magkabila. Then, hindi siya nakakabit sa manubela. Nakakabit siya sa mismong body ng motor. So, ayan. Dito siya nakakabit sa may busina. Yan. So, ayan. Yan yung una kong in-upgrade. Then, ang pagkakabit ko nyan, yung isa nasa battery. Awan ko kung positive o negative. Tapos, yung isa nandito sa ignition wire ng motor. So, ayan. Ang sunod kong binili sa kanya itong top box. O yan, top box. Kasi malayo ang binabiyahe ko galing dito sa amin, Mansalay to Bulalakaw. Siguro sinasabi ng iba na malapit pag yung mga sanay na sila sa road trip na malalayo. Pero nalalayuan na rin ako sa kanya. Halos araw-araw ko kasing pinupuntahan kasi may pasok. So ayan, yan yung sunod kong binili. Yung top box niya kasi dyan ko nilalagay yung mga gamit ko na kailangan sa school. So ayan. Kasi itong motor natin na YTX Yamaha ay wala siyang compartment sa loob. May compartment siya, maliit lang. Mamaya papakita ko rin. So ayan. Bubuksan natin. Ibubuksan ko yung loob ng top box para makita nyo yung laki niya. O yan. Medyo may dating din naman siya sa motor eh. Hindi lang siya basta design. So yun. Yan. Hindi ko alam kung ilang liter yung kayang ikarga ng na to. Kasi alam ko liter lang ang pinagbabasa dito sa mga gantong gamit eh. So yan. Yan yung top box na ginagamit ko. Ako lang din nag-install yan. Nabili ko siya ng 980. So medyo may kamahalan nga na talaga yung pagkabili ko. Hindi ko alam kung bakit ganun yung pagkakabenta sa akin. Maliit lang siya guys. Hindi lang alata. Madaya kasi tingnan sa video. Then dito ko siya kinabit sa may kanyang, ano ba tawag dito? So pasensya na, hindi ko alam ang tawag dito eh. So dyan ko siya kinabit. Yan. May bakal siya sa gitna. Tapos yung top box ay meron siyang ganito. Tapos inipit ko lang siya doon. Kabila, ganun lang din. Ganyan lang yung ginawa ko sa kanya. Para, may kabit. Tibay naman eh. So, na siya. Nang 2.5 months na siyang nakakabit dito sa motor. Itong top box na to. Wala. Hindi pa ako nakakaranas ng nahulugan ng top box. So, ayos naman kasi. Ayos yung top box nila. Maganda yung quality. Saka matibay. Then yung lock niya. Ayan. May seal pa na kulay asul. Ayos yan, maganda pa yan. Then ayun, may binago ako sa kanya na part dito sa may shock niya. Binago ko yan. Pero dun muna tayo magpo-focus sa mga pinaltan ko lang at dinagdag. So next kong dinagdag dito sa motor na to ay yung kanyang kaka-install ko pa lang nito. Wala pang isang dagot ang nakabit. Yung
yung kanyang tawag dito sprocket sa huli. Yan yung sprocket, nakakambyo pa. So yan yung sprocket na yun sa huli, kasi ang sprocket na naka-install sa kanya nung una ay alam ko 44 or 45 kit yung naando na nakakabit. Yun yung stock. So ang ipinalit ko sa kanya ay 38, ayun, nakalagay 38. Yan o, 38. Yan yung pinalit ko sa kanya. So, kasi itong makina ay, ano lang, equip lang ng 125cc. So, hindi ko alam kung hanggang saan ang maximum niyan. Kasi nung, ang nakabit pa dito na sprocket ay yung isa, yung stock. Medyo hirap yung makina kasi humihingi pa siya ng ano, karagdagang gear para may push yung isa pang ano, isa pang tawag dito, sprocket. So ayan, kaya ano na, pinaltan ko kagad siya. So ang edad ng motor na to ay nasa ano pa lang, 2.5 months pa lang. So ayan, alos bagong bago pa talaga yan. Bagong-bago pa talaga. Then ayun, may isa pang nadagdag. Ito, dinagdag ko siya. So, kaya ako dinagdag to kasi design lang. Kasi yung tito ko ay merong YTX na Yamaha na tricycle. So ayun, meron siyang biniling ganito sa Shopee. So dalawa yan. Yung isa ay Batman, tapos yung isa ay ito. So ito, binenta niya na lang sa amin, sa papa ko. Tapos yung ilaw nga pala niyan, so sasabihin ko na rin dito, pero ihiwalay ko yung ano, review ng motor na to. Gagawin ko pa rin ng review ng motor na to para ano, malaman ninyo yung detalye ng motor. So, sa mga tatay natin na gustong ano, kumuha ng motor, sulit, matipid, mura siya, as in mura talaga. So saan ka makakakita ng malaking motor na mura na ano ganito, itsura. So ayan, yun nga, ito meron ng design na ganyan. So ayan, pinipit ko, ayan, iikot ko kayo sa paligid ng motor. Papakita ko lang sa inyo yung view. Ganda yung view dito. Saglit lang. Asa Mindoro to sa glow. Asa Salay. Kaya papakita ko lang sa inyo para ma-appreciate niyo yung view. Ganda kasi. Ako lang mag-isa nandito ngayon. Ayan. Ako mag-isa nandito ngayon. So, wow. Ganda ang cool. Para ma-appreciate lang yung view. Ganda kasi. Mamaya papakita ko rin yung nandoon sa may part na bababa doon. Then yung mga switches. So ang Yamaha YTX ay naka-direct yung kanyang ilaw. Yung ilaw niya. So gagawa rin ako ng separate na video na kung paano ko ikinabit yung switch ng headlight dito sa may manubela. So ayan, may switch na akong kinabit dito. So ito, itong switch na ito. Ayan, gagawa ko ng separate video para dito sa paggawa ko ng switch na to, paano ko inipip. So kahit buksan ko yan, promise, hindi ko muna gagawin ngayon, sa sunod na, kapag na ano na. Then yung, kasi yung pass light nyan ay nakahiwalay, may ginawa rin ako dito. So hindi ko na sasabihin dito sa video na to. So doon na lang sa separate video. Then yung sa LED, ito yung sa LED light natin. So ayan, yung switch na yan yung sa LED. Then ayan, pa dyan. So ang bala ko dito na galawin sa susunod ay itong kanyang side mirror. Kasi gusto kong ipabali yung side mirror niya ng kaunti. Pahapay pa pa ganun kasi sobrang taas. Mataas. So ayan, mataas yung kanyang side mirror. Pero hindi ako contento sa kung ano yung ano niya ngayon, setup niya ngayon. Kasi kailangan talaga baguhin mo eh.
no, kahit nasanay ka dyan sa ganyang posisyon. Kung tinapos mo tong video na to, bigyan nyo na lang ako ng suporta na kahit subscribe, guys, subscribe, malaking bagay yon. Kasi, ma-notify ako ni YouTube kapag naka 1k subscriber na ako. So, support nyo ako, guys, yung mga taong nanonood ngayon na tinapos tong video na to. So, alam ko namang may nalaman kayo tungkol dito sa motor. So, yan, gara ng motor. Mag-iwan kayo ng like kung okay lang, then subscribe, yun yung pinakamalaking suporta nyo sa akin, guys. Ipagpapatuloy ko yung pagbablog na to, then leave a comment kung ano pa yung kailangan kong sabihin, yung dapat gawin. Suggest kayo ng mga gusto nyong i-vlog ko para tungkol dito sa motor na to, then gagawa ko ng ibang vlog na sa ibang motor, hindi lang ito. Sa ngayon, tinatry ko lang kung ano yung, kung hanggang saan yung aabutin ng vlog ko na ganito lang sa isang motor lang muna. Then, so yun, salamat, thank you sa panonood. So ayan, tinapos mo talaga yung video. So see you na lang sa susunod na vlog natin, vlog ko. So atin natin to, pamilya tayo dito. So tropa, kaibigan, tatay, nanay, kapatid, kuya. So ayan, salamat sa panonood. Thank you po.